Ako po si Ginang Lorna L. Mendoza. Ako po ay 50 years old sa ngayon. At sa kasalukuyan po, ako po yung moderator ng SHeG, Sumagunsong Elementary School SHeG po. Guro sa Sumagunsong Elementary School sa Mulanay, lalawigan ng Quezon, si Ginang Lorna Mendoza. Bagamat naririnig niya na sa kanilang parokya ang konsepto ng SHeG o self-help group, hindi niya muna ito binigyan ng pansin sa umpisa. Hanggang sa dumating ang pagkakataon at napakinggan niya muli ito sa isang pagtitipon ng diocese ng Gumaka. So pag-uwi ko po dito noon, bali parang yun po ay February 2015, ay na-share ko po doon sa mga kasama ko pong teacher. Sabi ko po sa kanya, alam nyo, may maganda akong babalita sa inyo. Mayroong SHeG. Sabi po nila, ano daw yung SHeG? So ipinaliwanag ko po sa kanilang pahapyaw lang. Ay natuwa po sila at sila po'y pumayag na, ay hala, sige ma'am, tayo po ay mag-SHeG, magkaroon, magtatagpo tayo ng SHeG. 15 guro ang kasapi ni Lorna sa kanilang SHeG. 50 piso ang napagkasundo ang hulog ng bawat miyembro kada linggo. Bukod pa dito, ay naghuhulog din sila ng special saving depende kung magkano ang kanilang kaya. Lahat ng ito ay masusi at maingat na itinatala sa isang logbook. Kung halimbawa po hindi nakahulog or absent, yun po yung napagkasundoan namin na meron po kaming fine at 10 pesos. Pero tapos po ay nagkakaroon din po kami ng pagpupulong. Na yun po ay ang amin pong yung namumuno, mga moderator, book writer, at saka po yung representative ay 3 months. Pagkatapos ng 3 months, lahat po umiikot po. Kumbaga, hindi po isa lang yung naghahawak. Sa isang box nilalagay ng grupo ang kanilang naiipong pera. Sa loob ng 17 buwan, nakaipon na ang grupo nang aabot sa mahigit 78,000 piso. Tapos po yung pong box na yun ay iba't iba ang nangangalaga, ini-assign po namin. Pagkatapos po, kahiwalay po yung may hawak po ng susi. Hindi po si isang tao yung box at saka po yung susi. Ang gurong si Alexi Talento ay isa lamang sa mga kasapi ni Lorna sa SHeG. Aniya, hindi lamang siya nakakapag-ipon. Kapag kailangan niya ng pera, madali rin siyang nakakahiram sa grupo. Gaya na lamang nang manghiram siya ng 3,000 piso para sa kanyang bata. Tulo lang po ako ng budget, tapos inad ko sa budget ko pang pa-check up sa Manila. Ito yung kasabihan na matagal na sinasabi, kapag may itinanim, ay may aanihin. Kapag ka may isinuksok, may madudupot. Matandang kawikaan, pero sa pamagitan ng SHeG, ito yung epekto sa kanila. Natutuwa nga naman pala na pagka ikaw ay nag-iimpo kahit maliliit dyan, pagdating ng panahon, aba, mayroon kang madudupot, mayroon kang aanihin. Sa katunayan, pamakailan lamang ay nanghiram din si Alexi ng 2,500 piso para sa pagpapagawa ng grills ng classroom habang wala pa ang pera na manggagaling sa proyekto ng eskwelahan. Maganda siya kasi hindi siya katulad ng ibang tao tanga na malaki interes. Dito ay maliit lang. Tsaka alam namin na sa amin lang umiikot yung pera namin. Walang galing sa iba. Yung kapwa teacher lang. Ang NASA ay matagal nang nagsimula na magkaroon ng microfinance program. At ito nga yung simula ay yung mainstream microfinance na sa modelo ng Grameen Banking. Dumating ang punto na nakita natin na ito ba yung tamang pamamaraan. Kasi isang puna sa Grameen Banking ay para bang hindi naman talaga tuwirang nakikinabang yung mga pamayanan, dahil karaniwan, yung mga NGO ang siyang mas higit na nakikinabang sa kita o di kaya ay sa pera na naiipon ng mga pamayanan. Naghahanap tayo ng isang modelo na talagang tunay na masasabi mong ang pamamahala at ang pakikinabang ng perang na ipupundar ay direktang pumupunta sa tao. At ito yung nangyari nang minsan ay pumunta ako sa Diocese ng Batangas, sa Archdiocese ng Batangas, na mayroon doong launching ng Alay Kapwa. At nakita ko ang isang katerbang mga komunidad, mga kababaihan. Kaya ako'y nagtaka at sabi ko sa paring kausap ko,
Father, saan nang galing itong napakaraming tao? Siguro ang laki ng perang ginastos mo para sa mobilisasyon nitong mga tao na to. Pero sabi niya sa akin, at nagulat ako, sabi niya, hindi ako gumastos kahit 5 sa kanilang pagdating sa ating pagtitipon ngayon. Sabi niya, yung grupo na yan ay SHeG. Mula noong 2013, nag-umpisa na ang Nassa Caritas Philippines sa pagdala ng programang SHeG sa mga pamayanan. Sa 9 na diocese, ito unang ipinatupad sa tulong na rin ng Caritas Korea. Ito ay ang mga diocese sa lalawigan ng Ilocos Sur, Catanduanes, Romblon, Antique, Negros Oriental, Leyte, Zamboanga, Surigao del Sur, kasama na ang Quezon. At nasundan pa ito noong 2014 dahil sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda, tayo ay tumulong din sa 9 na dioceses nang sa gayon ay magkaroon ng sustainability yung mga livelihood assistance na pinrovide natin sa ating mga beneficiaries. At noong 2014, nadagdagan pa ng 4 na dioceses sa tulong din ng Caritas Italiana. Sa pamamagitan din ng Alay Kapwa program, muling nadagdagan ng 4 na dioceses. Sa loob ng 3 taon, umusbong ang SHeG sa mga diocese. Dito pa lang sa diocese ng Gumaca, aabot na sa 82 SHeG ang aktibong kumikilos at may kabuuang savings na aabot na sa 1,000,000 piso. Isa na dito ang grupong may pangalan na Sandigan SHeG sa Barangay San Isidro, Mulanay, Quezon. Noong pong napasok pa yung aking high school, pagka po wala akong pampa, yung halimbawa may project siya, nakaka-loan po ako sa SHeG. At saka po halimbawa malaki ang aking weekly savings o kaya special, doon po ako nakuha ng pang pabaon. Noong pong mag-loan ako noon ay pinagtulong ko nga ipo doon, pinandagdag ko sa CR. Tapos noong pong makabayad na ako doon, nag-loan uli ako, pinandagdag ko naman sa aking ipin. Bagamat ang isang magandang karanasan yung bank, ikaw ay nangihiram ay hindi ka pagpapawisan. Dahil alam mong hindi ka tatanggihan at alam mong meron kang madadala pag-uwi mo. Karamihan sa mga miyembro ng SHeG ng Diocese ng Gumaca ay kabilang sa munting sambayanang Kristiyano o MSK. Kaya naman, nadadagdagan ang sumisimba tuwing diwang ng salita ng Diyos kapag ka Linggo. Kasi doon nila ginagawa, after noong diwang nila, doon sila nagsasagawa ng meeting at Biblia Rasal. So tama-tama, sapagkat yung aming pastoral priority ngayon ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Dahil rin sa SHeG, mas naging malapit sa isa't isa ang mga tao sa komunidad. Kikita ko po sa kanila yung pagkakaisa at tutulungan talaga. Sa 10-10 kontribusyon kada linggo sa SHeG, nagkaroon na rin ng negosyo ang ilang grupo. Gaya na lamang ng Daok Palad SHeG sa Barangay San Pedro, Mulanay, Quezon. Kami po ay nagkamiroon ng bigasan. Yun po, nagkamiroon po kami ng bigasan. Tapos po yung aming pagkakatay po ng baboy nito noong isang nakaraan taon. Kami po ay tumubo po doon ma'am ng nasa 4,000. At sa ngayon naman po yun po ay aming, yung puhunan po na ipasok na po namin, na ibalik na po namin doon sa box namin. May naipagawa na rin na kalsada sa kanilang lugar dahil na rin sa inisyatibo ng Kapit Bisig SHeG. Sa SHeG, mga member po, ay nagkakanta po kami tuwing December ng pangaroling po para makalikom ng pundo. At yan pong patuloy na yan, yan po ay isa sa aming naging proyekto. Kwento pa ni Father Tony Aguilar ng Bisag Gumaca, layunin din ng SHeG sa kanilang lugar ang sugpuin o di kaya ay mabawasan ang mga taong tumataya sa weteng. So tataya sila ng 10 pesos, 20 pesos, yung iba ay talagang may budget para dyan. At itong nag-implement na tayo nitong SHeG, sabi ko, itinuturo ko sa kanila na kung tayo halimbawa, everyday tumataya tayo ng 10, 30 pesos, after 7 days, magkano na yun? 210. Okay, 70. Sabi ko, after a week, nasan yung 70 o 210 yun? Talo po, Father. Ay kung kayo ay nag-iipon, yung savings ilalagay niyo sa SHeG, nasan yung pera niyo? Nakasave ho. O diba? Kung dati-rati ay
puro kababaihan lamang ang miyembro ng SHeG, ngayon mayroon na rin mga lalaking miyembro. Gaya na lamang ni Jamar Uguan na nakabili na ng motor na ginagamit ng service sa kanyang trabaho. Noong time na ako ay walang panghulog sa motor, automatic, marami ko sa mga miyembro So yung una ay puro kababaihan lamang ang ating mga ino-organize. At sa taong 2014, tayo ay nagkaroon ng modifikasyon sapagkat gusto natin i-organize din ang iba't ibang sektor para sa self-help group. Ang vision ko para sa SHeG dito sa aming diocesis ay lahat ng pari, unang-una, ay tangkilikin itong ating SHeG. At pangalawa na pinapangarap natin, di siyempre kung ang mga pari ay kumbinsido dito, ipopromote, itatago ito sa kanilang mga parokya. Patuloy tayong nangangarap na sana ay mas lumago, lumawig at dumami ang mga dioceses na makakasama natin sa programa na ito. At kahit na sa mismong kanilang mga dioceses na nakapagsimula na, sana ay higit pa itong dumami at lumawak para masigit na marami ang ating matulungan.